sa akin ha, ewan ko sa inyo, sa akin, ganun. Ganun ang paranaw ko. As long as, ganito kasi ito, no? Kasi ang trabaho is business pa rin. So, nag-benefit ka sa amin, at the same time, nag-benefit din kami sa'yo. Kasi ngayon pa, mawawalan ako again. Ayos ka na naman, ganun. Tatanong nila, gusto ba bang nalantay niya sa amin? O, ikaw na sa'yo? Mababaw. Mababaw na tao. 1 hour later. Experiment eh. Gusto kasi pag
Halimbawa, pagising natin ng umaga, meron na tayong gagawin. Bakit di natin na-try yung mga games? May iba lang. Mga laro. Ano, laro naman? Yung sit-down na tayong dalawa lang. Kagaya na nilalaro natin dati. Di ba dati yung papalaro sa atin, diba? Mga ganong type, kung kaya mo naman ako. Pwede. Pero saglit lang siya. Mga 10 minutes lang. 10 minutes to 15 minutes lang. Oo, oh, di tatagal yun ang mga 30 minutes. Ito tatagal mo kayo. Ayaw mo na lang ako. Ayaw mo gusto ko ng raw. Kaya naman yung tinatanong ko pa yung gusto niyo pa lang yun eh. Ito yung tinatanong ko ng raw. Kasi sa raw, di ba matagal siya? Parang... umaabot siya ng 20 minutes, 30 minutes, 1 hour, ganun. Ito, gusto niyo like, nahihirapan na ba yun, ganun? Nahihirapan na, kunyari, di ba siyempre, sa sahabi ko, nahihirapan na ba yun, ganun? Hindi ba na, parang alam niya. Paano nahihirapan? Siyempre, di ba, sumasahabi ako sa inyo. Tapos, yung ganun lang kikita niyo sa YouTube, like, alam niyo, di ba yun, nahihirapan, ganun? Kasi sabi nga niya, naglalabas na lang tayo, ganun, walang makapasok, ganyan. Para sa akin sa content to, guys. Sa content kasi, kung ganito ang eksena, no? Kung naglalabas tayo ng pera sa content, gaya ng ginawa natin about sa mga vlogs natin sa horror, ganyan, doon ako manginayang. Tapos wala naman tayong napapala. Ngayon, naglabas tayo ng content sa mga horror na gusto natin ng horror. Tapos naglabas tayo ng pera. And then, makikita mo yung views is hindi naman worth it sa nilabas mo sa kanita ng vlog. Para sa akin, yun ang hindi worth it. Pero ngayon, na parang average lang naman, nasa mid lang naman, wala akong nakikita ang problema. Sa akin ha, ewan ko sa inyo, sa akin, ganun. Ganun ang paranaw ko. As long as ganito kasi ito, no? Kasi ang trabaho is business pa rin. So, nagbe-benefit ka sa amin, at the same time, nagbe-benefit din kami sa'yo. So, wala ako, for now, wala pa akong nakikita ang problema. Kasi, pinipilit mo naman, ito lang minsan pala ka-pressure, no? Sabi ko sa'yo, minsan kapag pakiramdam mong hindi ka aabot, minsan napapressure ka sa amin, naiintindihan ko. So, hinihingi ko din ang pasensya yun. Pero minsan, hindi mo napapansin na parang nape-pressure mo rin kami at the same time. Sabi ko sa'yo kung bakit, no? Kapag pakiramdam mo parang hindi ka aabot sa kota mo, gusto mong gumawa ng content na parang hindi pumapasok o hindi nagtutugma sa gusto namin content. So, okay. For example, gusto mo? Agree, mas hindi kasi kagaling nakaraan. Kung wala tayong maisip na content. Tapos, yung ano natin, parang iniisip natin na hindi tayo abot sa goal natin. Mm-hmm. Nararamdaman kasi namin itong pag-pressure ka. Kapalam namin na parang pakiramdam mo na, ay, parang nararamdaman ko na hindi ako abot sa goal. Nararamdaman ka namin. Alam namin pag gusto mong chill lang, pag gusto mong ito lang content natin, sige, mag-roll lang tayo ngayon, tol. So, mag-roll kayo, abutan mo kaming camera. Ay, so, sorry ka. Tapos si Matla parang, pag yung gusto niyo content, ano, pinapressure niya tayo dun sa content na kami parang... Sa akin, ito mapapansin ko, ayan, pag end of the month. Pag pakiramdam mo na, parang nagkakaroon ka lang ng isip na gano'n. So, dun na pumapasok yung parang pressure sa amin. Sa, di ba sabi ko, kasi pag, kung anong content lang, yun lang. Mag-content lang tayo ng mag-grow, ganito, ganyan. Pero, dahil parang nararamdaman ko na nahihiya ka, tapos nagda-doubt ka, maaabot ka sa quota mo. Kasi alam ko, meron kang pinakota buwan-buwan eh. Okay na sa'yo sa basta hindi ka na ano sa amin. Parang hindi ka na nahihiya sa amin. Kaya lang, tol, ang minsan, for example, nagpuput kami ng parang pressure sa'yo, naiintindihan namin nyo kasi parang nahihiya ka nga sa amin. At the same time, pag tatapos na yung buwan, nakakapag-put ka din ng pressure sa amin na hindi mo namamalayan. Kagaya nung nandito ka. Ano yung gagawin nating content para makaabot ako ng $600? Tapos, naisip mo yung prank. Yung, ay, yung, okay, sa Robos prank.
So, syempre, umiisip sa, para pumasok sa isip ko na parang, pag ginawa namin to, tapos, kasama yung YouTube namin na, or sabi nga, so, damay pa rin. Damay-damay rin tayo. Kaya tayo rin tayo. Iniisip ko, yung mga dami ng views, tapos, malayo yung video na rin. Naiintindihan ka naman namin dun. Kaya parang, minsan nakakapagsuggest ka na, para sa tingin mo, ito maganda to, sa tingin ko, mag-views to, ganito vlog. Kaso, para sa akin, tol, no, hindi na kasi importante sa aming views. Kung mababa man o hindi, kung tulad namin sinasabi na parang hindi na importante sa amin kung tataas tayo ng 100,000 vlogs na pag nag-upload tayo. Importante, yung chill lang tayo pare-pareho. Para hindi kayo nakakapag-put ng pressure sa isa't isa. Yung hindi ka namin mape-pressure. Sure. Hindi mo rin kami mape-pressure. At kasi kalma lang, alam mo yun. Minsan. Kasi inisip ko, pag wala akong content, syempre, hindi tayo, like, hindi tayo wala tayong ganap, man. So, ano ba yung bagong tingla ng, ano namin, ng vlog namin, ganap. Naiintindihan ka kapit na. Ano, it's like, kanina kasi nagsalita, kaya naman, nabigla ako, wala ko, ganun day, like, sabi niya, puro na lang labas, ganap. Parang so sa amin, nanihiya ako kasi parang, alam mo yan, ilang buwan na ako, ilang 4 months. Nag-stay, pero konti lang, tapos biglang nag-stay doon. Gusto ko mag-is, like, gusto ko umakyat. Pero hindi ko na alam kung paano. Okay. Kasi ginawa ko na. Kasi hanggang to, no, magiging transparent tayo. Merong mga content na gustong gawin si Matt na ayaw natin pareho, na kahit alam natin na pwede mag-views, pwede umabot ng 50,000, 70,000. Wait, napakinig ka sa akin. Makinig ka muna sa akin. So, nakakapag-put din tayo ng pressure sa kanya na hindi natin alam. So, minsan meron siyang gustong gawin na content sa YouTube, tapos ayaw natin, hindi tayo pumapayag. So, nag-i-stick siya dun sa vlog na ro. Sa atin na base niya na content, syempre, iniisip ko rin yung mangyayari sa channel natin. Halimbawa, ma-restrict. Diba, sayang yung pinaghirapan natin. Yung tinigisip namin to. Minsan, kapag, for example, gusto ko din mag-agree na parang malaki yung views nito kasi nakikita natin, diba, pag may mga prank na ganun, medyo green na contents, ganyan, nag-views, ganyan. Kaso, nandun na kami sa point na parang ayaw na namin i-risk. Ayoko nang i-risk yung mga ganong content para lang tumaas tayo ng content. Tapos pag tumaas yung views natin, tapos yung kapalit nun, kagaya nung dati, di ba? Ang taas ng views nun, nasa 600-700,000. Pero naging kapalit sa atin, 3 months tayo na wala. Ayokong dumating sa point na dahil dun, mawawala tayo lahat ng gana. Ikaw rin, apektado rin kami. Kasi pag naapektuhan kami, pag naapektuhan yung YouTube, hindi lang ikaw apektado, kami rin apektado. Siyempre, ikaw din ba? Walang alam naman. Hindi kasi ngayon, pre. Ikaw ba talan bang, ano, iniisip mo? Kasi ngayon, parang nawawala kami ganyan. Parang nawawala kami ganyan? Wala, siguro sa mag-pressure lang, pero parang kagayang dati? Uh-huh. Yung aalis ka naman, ganyan? Explain ko sa iyo, Ana, bakit siya nawawala ng tiwala sa sarili niya. Yung sinabi mo kasi sa kanya, sabi ko sa'yo, no, tumalbog kay Matt eh. Alam mo, parang... Hindi sinabi mo naman yun. Siyempre, makinig ka sa hindi lang naman para sa kanya, para din sa ating lahat yun. Oo, eto nga, no, makinig ka sa akin. Ba? Hindi mo minimin yun, naiintindihan kita. Ano, hindi mo minimin yun na parang sinasabi mo na parang palabas yung pera. So, hindi mo minimin yun, naiintindihan kita doon. Kaso, siyempre, as ganun lang yung nakukuha niya sa YouTube natin. So, parang ang pakiramdam niya is sa kanya tumalbog yung sinasabi natin o yung sinasabi mo. Since hindi mo sa kanya direkta sinabi na parang puro palabas na lang yung pera na yun na nangyayari. Kanya tapos, ang sitwasyon niya is parang uma-average lang siya. So parang kahit hindi niya gustong saluhin, tinamaan siya dun sa sinabi. Kaya naiintindihan ko siya. Naiintindihan din kita. Kaya mag-usap kayong dalawa. Kung ako para sa akin. Ito para sa akin, guys, no? Ikaw ba? Tatanungin kita.
Gusto mo pa bang manatili sa amin? O ito, nasa sa'yo. Nasa sa'yo. Gusto ko makakaroon. Gusto ko pa. Gusto ko. Kasi, may pangarap din ako. Gusto ko. Patuloy. Hindi lang naman ako bata. Tulad yung gawain ko dati na takbuhin yung problema. Ganun. Takasan na lang. Kasi uwi. Tapos gusto ko sana na yun. Ayaw ko naman ganun. Kasi matanda na. Tapos, gusto ko lang makatulog sa magulang ko. Ayun lang, na-pressure lang ako ngayon kasi... Kasi pakaramdam mo parang nakakapag-put kami ng... Hindi naman din. Like, hindi sa inyo lang nagagaling sa iisipin mo ka. Kasi, ngayon, like, kung tayo sa bahay. Ah, okay. Wait, let me just look. So, napakalagin mo kanina, no, kanina na sinabi mo, meron ka pa bang may nabigla ka? Ah, nung tinanong mo siya ka, na meron ka pa bang naisip na mo? Oo. Medyo napansin ko lang kasi pag nagbibigay sila sa atin ng content, ano, kaya nung kahapon, kaya nung kahapon, parang iniisip ko lang kasi kung gagawin ulit natin yung mag, ano na nun ako susot ng bra, nagawa ko na yun, di ba yung nagkaruwas? Oo. Parang, na gusto ko, parang may magbago, may magbago sa ginagawa natin yun. Nagawa na natin last year, gagawin na naman natin this year. Eto ano? Kung gusto kong, ano, mabago, hindi ko para saktan siya yung sa sinabi ko. Eto. Minsan kasi nagkukonta ng content. Minsan may gusto kong content na gawin, tapos ayaw ko ng content. Minsan may gusto kong gawin ng content, tapos ayaw ko rin. May gusto kong gawin si Matt na content na ayaw natin. May gusto tayong gawin ng content, pero sinusunod niya. So, paano gagawin natin? Ang gagawin natin? Diba, may mga content ka na, Mami, gusto akong gantong content. Kuya? Diba, ganun ako sa'yo. Tapos, pag meron akong gusto content, minsan, yan naman. Diba, ganun tayo minsan kasi sa isa. Tapos, kapag naman meron tayong gustong, may gustong gawin si Matt na content sa atin, nagko-contradict sa atin, ayaw natin. Tapos, kapag meron tayong gustong gawin na content, sinusunod niya. So, kung anong gagawin natin set up? Kung gato na lang, para hindi tayo nagkakagulo. Kapag may gusto kong sabihin, gawin, may gusto kong gawin content, tapos naisip mo, sabihin mo. Ngayon, kung okay. Dear Seba, sabi sa niya, pag kasi may gusto kong gawin na content, hindi ako sabihin sa inyo. Siyempre, pag sinabi siya sa'yo, parang nagdadap ka na baka hindi nyo magustuhan. Siyempre, baka hindi nyo magustuhan yung gusto kong gawin. Oo, ganun. Diba, sinabi ko sa'yo nung nakaraan, yung mag-content tayo ng parang may sinabi ako nun eh. Tapos hindi nyo nagustuhan. Yung sabi ko, pag ganun, hindi na lang ako mag-ano. Magbibigay ng content. Pero Han, ganun din yung napapa-feel natin sa kanya. Kasi pag may sinasuggest na content sa atin, ayaw natin. So, parehas lang tayo ng ng sitwasyon. So, ngayon dapat, ano daw natin gawin? Yun nga ang tanong. Isa ko lang ang question. Tatanong ito. Gusto niyo ba lang ganito? Ako sa total run? Ayaw ko na sana magka-editor. Siyempre. Pinapasahod. Diba? Tapos? Parang... Gagawin nga yung sinabi ko nino. Ano bumabalik sa atin? O, anong gusto mo sabihin kay Matt ngayon? Ikaw. Ano ako? Ikaw ang nagsasalita ngayon. Pero siya, kung gusto niyang manatili, hindi kasi ganun na bibigyan siya ng ano, bibigyan siya ng pangatlo pang pagkakataon kung gusto niya wait lang, hindi kasi ganun ang work yun na parang pero siya kung gusto niyang manatili, ikaw ang magde-decide kung gusto mo siyang mag-stay o hindi. Kasi kung ayaw mo talaga mas gusto ko. Kung paano mo ayaw mo, pag-ayaw ngayon, sinasabi mo na pinapasahod na lang natin siya, ganun. Tapos, may edito, papasahurin, tapos siya gusto niyang mag-stay, tapos ikaw ayaw mo. Ano bang gagawin mo? Ano bang gusto mo nangyari?
Uwi na lang ako. Oo, oh, uwi na lang pa siya. Aww. Yun at siya, hanggang... Kung ngayon tayo uwi na Pampanga. E, pa paano yung cellphone niya? No? Uwi natin. Ano ba yung pangatlong pagkakataon na gusto mo? Ano yung pangatlong pagkakataon na gusto mo? Ano ba gusto mo sabihin? Oo, anong pangatlong pagkakataon? Yung pangatlong pagkakataon pa na yan? Hanggang kailan yan? Hanggang makawag tayong Pampanga. Isipin mo rin, Han. Paano yung cellphone niya? O di sa akin naka-ang yun? Sa akin naka-pangalan yun? Di ba akong pinituran yung ID ko nun? Hindi ko na-set po kasi ba ano natin? Ganun ba kadali yun? Malay mo, magawa natin ang paraan. Nabibigyan mo ako ng ano? Nabibigyan niyo ako ng ano? Bakit ka magalit sa kanya? Sige, sabihin mo. Ay, nai, hindi lang ako natin, o. Yung nape-pressure ka? Oo, nape-pressure ka sa content. Okay, okay. Ati, wait lang. Wait lang. Para hindi ka mag-pressure sa content, pwedeng ganito, gawin natin. Para walang maapektuhan. Pwedeng tayong dalawa mag-isip ng content. Tapos kung anong maisip mong content, yun ang gagawin natin. Ano? Siyempre, meron din tulong niya. Oo, meron. Oo nga. Siyempre, hindi niya tayo pababayaanan. Kumbaga, meron tayong mag-iisip ng pinaka-main purpose ng content, and then kapag nalaad na natin yung content, tsaka siya magsasuggest ng pwedeng idagdag o kung ano ibabawas. Kung pero, gusto mo. So, decision niya na. Ikaw ang decision. Nakuha mo na yung decision niya. Like, gusto niya ang power. Nakawala mo yung decision sa akin. Ikaw. Para sa akin? Naninimba kasi ako eh. Tumitimba ko eh. Ano timba? Meron ka bang gusto na makikita ni Mark na meron ka bang gustong gawin niya para mas mapaganda yung content? Anong? Hindi kasi siya, sinabi niya, nakakain niya. So ikaw ba? Kasi... Ano tayo gusto na sinigo? Para naka yung viewers natin. Mm-hmm. Yung ginagawa natin yun, nakakasawa, paulit-ulit. Oh. Magpapunta sa bahay. Tapos, sa bahay ulit. Parang yung mga viewers natin, nagsasawa na sa atin. Tapos? Gusto ko lang mabago yung ginagawa natin. Ayaw ko ng content. Ano ba? May binigay siyang content. Yung nagawa na natin last year. Gagawin natin ngayon. So, meaning, gusto mo pa rin siya mag-stay? Nice. So, hindi lang siya yung boss ko. Ikaw mag-decide. So, dalawa ayaw pa, hindi lang siya. Kailangan mo din mag-decide. Okay, sige. Ganito. Para wala tayong pag-aaway pare-pareho. Wait lang. Hindi, yung masakit ko. Gusto mo ba? Or ayaw mo din?
Kasi dapat mag-balance ka eh. Mm-hmm. Hindi lang siya. Ikaw ba? Hindi na tayo. Pantay. Kung may decision ko, dapat parehas tayong decision. Hindi lang siya. Hindi ka mag-iba ng decision. Ano na mag-iba ng decision? Siyempre, alam mo ako, gusto ko sa policy. Oo. Oh. Tapos, nag-decide na ako. Oo. Oh. Kasi kung mag-decision ka, oh, ayaw mo sa policy. Oo. Oh. So, ako na mag-agitan natin. Ako na, ayaw sa policy. Kasi daw, yun yung di pantay. Kasi dapat, kapag pinalis mo siya, kailangan same time ng decision. Doon, mag-decide ka dun. Hindi, pero dapat same time ng decision. Pag sinabi mo, gusto mo siya policy, ganun din dapat yung decision ko. Ikaw, last one. Sa akin kasi, no, makinigay yung pahay. Wala ko dapat na ma-pressure sa inyong dalawa. Pero dapat, nag-uusap kasi kayo. Kagaya niya, sinabi mo na ayaw mo pala ng mga content na ginagawa niya. So dapat, alam niya yun. So si Matt naman, dapat, alam niya, sinasabi niya din sa'yo kung ano yung friend, sinasabi niya din sa'yo yung gusto niyang mangyari. So kung ayaw mo, pwede naman hindi. Pwede naman hindi. Ano bang problema sa ayoko niyang content na yan? Oh. Ano bang problema sa ayoko niyang tol, pangit? Oh. At least nasaktan mo siya, pero at least nagkali naman lang kayong dalawa. At least totoo yung sitwasyon. Oh. Sabi mo, sige tol. Oh. Sabi mo, oo ka, pero ayaw mo naman pala. Pwede magtatalim talaga kayo ng sama ng loob. Ako, sa totoo lang, ayoko magka-problema sa cellphone. Sa totoo lang ha, ayoko magka-problema sa cellphone na yan. At isa pa, wala rin akong nakikita na dahilan na parang sobra na, parang umalis ka. Ngayon, kung ang magiging maa-apekto sa pag-alis mo ay ako, dahil ako ang naka-ano sa cellphone. Ako naka-ID, di ba? Nakakita nyo, pinicturan, di ba? So, magkaka-problema ako, may stress pa ako. Mag-alis na lang kayo niya. Pero hindi, about sa work pa. About sa work kasi, minsan, tol, kagaya sinabi ko sa'yo na hindi kasi ako mababaw na tao. Gusto lang kasi mag-design. Kaya kung camera, nag-uusap tayo ng camera. Sasabihin natin revenue sa camera. Sasabihin natin kinikita natin, sasabihin natin ginagawa natin. Kaya sa'yo na eh. Ano ba naisip mo, pre? Ito pa, muntik niya ba nakita yung cellphone ko, pre? Nakabay si Rachel, bro. Ano ba kami? Yan na ba ako kinakapay? Tinitin siya dun, no? Oo. Ano ba naisip mo, pre? Tinitin siya. Kasi di ko alam kung ano nagagawin mo. Galing niya, pre, no? Nagiging referee siya, no? Ano ba sabi mo sa revenge prank niya, no? Sorry. Unexpected, ba? Dakin, tawin mo, pre. Tawin mo. Kanina, naisip ko baka hindi ko napansin kasi si Matt. Pero nakita ko siya nag-ayos ng camera. Niyakap ka niya eh. Niyakap ka niya eh. Nangyari na, ginagin ko siya. Kasi nasabi, sinisignalan niya ako. Oo,
Hindi nyo yung pinasawa na pa. Yung mga kanina, pre, hindi namin alam kung saan kami uugot ng lakas para magalit sa isa't isa eh. Pero yung din to pero lahat mo tinabi ko. Ano ba yan? Mema lang. Paano siya naiyak, pre? Paano ka naiyak, pre? Hindi, paano? Hindi yan! Kanina pa ako na-stress. Kanina pa ako na-stress ako. Hindi ko alam kung paano ka magalit. Kawas to, lumalas ka na dito! Sabi, hindi siya makapag-decide rin, no? Iba, kasi nakawa na, mati na ako kay ano. Nakawa na kay Macho. Kasi siyempre, di ba? Sige, ginagawa niya naman yung best niya, di ba? Kaya, okay lang. Alam ko naman. Hindi ko alam kung nagulat ka kanina, pala ko to. Kasi nakakas natin si Matt. Gano'n? Oo! Tapos doon lang sa kapag-alala! Ano ba? Nung pala pa, hindi ka nagsisigaw ng gano'n ha? Dahil na sinabi niya may camera, nagtanong ko. Kasi hindi niya pa nagsabi isa pa. Gusto sabihin ka na yun eh. Nagsabi ko, kaya naman gusto sabihin isa pa ang dahil ngayon eh. Natagal tangan. Kanina pa ako sabi ko, puta, sabi ko itong dalawa na to. Sabi ko, bakit sila bigla kayong papasok? Hindi kayo natin, Milano. Mag-away kayo. Sabi niya, gusto mo naman mag-revenge, sabi ko. It's time, sabi ko. Siyempre, sabi ko. Siyempre, si ano, no, asawa ko siya. Tapos, meron din siyang point. Parang nakikita ko meron din siyang point. Tapos ako naman, naawa din ako kay Macho. Na ano din ako sa kanya. Kasi ginagawa niya naman yung ano niya. Yung best niya kaya sabi ko, putang, ano sabi ko, may camera ba? Kasi like, kanina gusto na sabihin yung nai-stress ako, mag-ice kayo, gawa ganun siya, pre. Diba sabi, nai-stress ako sa inyong dalawa, kasi sabi ko, tayo-tayo na lang magkakasama, tapos ganyan pa kayo, ganyan kayo mag-uusap. Hindi ko alam kung magkakasama yung nakuha, kasi siyempre gusto ko mag-ice. Gusto ko magbigay siya ng decision eh, no, yung ultimatum. Gusto ko maging patas ako sa inyo, ayoko naman na, porkit na awa ko eh, mas kay Matt. Ayaw ko naman na porkit kasawa kay Tasayo, di ba? Sabi niya, ano, dapat ganyan din decision mo. Oo. Oh, hindi. Ano gusto mo sabihin to, sa kanya? Gagi, kanina pa ako na i-stress. Ano na nyo? Okay ba? Okay ba? Yeah, okay. 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 Ipakala mo na! So yun guys, successful. Iiyak ang aking asawa. Nung pinrock niya ako, hindi niya ako na po iiyak. Ako na po iiyak ko siya. Ano nasama? Yan ang galing niyo. Si Matt, hindi ko naman nakakata parang kasi... Hindi naman kasi tumatawa-tawa nga siya. Hindi, ganun kasi siya talaga magsalita. Hindi, parang maiiyak na hindi mo maintindi. Pag tumatalikod ka, tawag pag tumatalikod ka, sinisig niya. Gagay ka ganun ako. Pag tumatalikod ka, ito ang ginagano. Hindi ko nakikita. Nakagayin ako dito. May kita mo yun sa vlog na ito. Baka pala dito. Nakagayin ako. Tapos sabi ni Matt, ako yun. Kaya kapag umarap ka, ganyan na umupo ka dito. Ginaganyan, ganyan kita. Tapos alam mo kung ba ako naiyak? Alam mo ba't ba ako naiyak? Sumigaw ka? Pumunta ka dito? Di na. Parang... Sinabi mo kasi may camera ba? Sabi mo, kaya nag-iiba siya ng tabi. Oo, tapos sabi ko na ba? Sabi ko na ba? Ano mo Kaya pala, kasi kanina pagpunta ko doon, di ba, sinigla ko lang, di ba sabi mo, oh, may camera, ito, ganyan. Tapos nung pagpunta, paglapit ko doon, nakasindi, sabi ko, putang na, sabi ko, pinawa-inaanan niyo ang dalawa mo. So, yun na guys, sorry yan. Okay lang. Hindi guys, kasi yung mahalaga sila sa akin dalawa, kasi parang kapatid na namin, tapos,
si Mariano G, tanga na tagal ko nang magkas. Hindi ko siya nakita ganun magsalita sa tao. Kaya na, ano. First time ba yan? Oo, first time yun. Yung, ganyan siya mag, parang dating kasi sa akin, parang binabastos ka niya. Parang ganyan yung, ano. Hindi ko na alam yung parang susan ako, ano, kaya na-stress din ako. Pero so, galing. Guys, success yung ating prank. So, sana nag-enjoy kayo. Dara mag-enjoy pa rin sila! Our next upload on our YouTube channel. Okay.